Hi guys! Good morning! So, ayun, punta tayo ngayon sa recognition nila ate sa school. So, ayun. Anong oras na ba, Nak? 5:49 a.m. na. So, ayun. Maaga kami, guys, kasi maaga yung recognition nila. Mag-start yata ng 7 or 8, mga ganon. Hindi ko sure. Pero ang sabi, dapat 7 nandun na kami. So, maaga kaming nagising, guys, kasi matagal akong kumilos. Tapos, yung mga kids sa ayusan pa. So, ayan, yung look natin today. Ayan, naka... Diba uso yan ngayon? Yung ganyan. Yung naka... Surfing, yung ganyan. Uso yan ngayon eh. Tapos, ayan lang yung damit ko. White na off-shoulder. Then, naka-pants lang ako, guys, na ganito. Hindi naman ako, guys, yung aakyat sa stage, kaya okay lang na nakaganito ako. Kasi, guys, sobrang init. Kaya, dapat mag-aano ako, magsusuit ako. Dahil, chef, akala ko na hindi ko naisip na si daddy pala yung aakyat. Pero, hindi naman ako aakyat, kaya off-shoulder tayo today. Kasi, guys, sobrang init talaga, di ba nga, summer na. Kaya, pag nagsuit pa ako, nako baka mahagard na tayo dun, te. So, ayun, ito lang yung outfit for today. Hi guys! So, papunta na on the way na tayo doon sa school para sa recognition nila ate. Super excited ko guys. Sobrang nakaka-proud sila. So, ayun na nga guys. Pupunta tayo sa recognition ngayon nila ate. Ate Erich and ate Princess. So, nakakatuwa guys kasi pareha silang with honor. So, ayun. Nakaka-proud lang bilang mommy at daddy. Ayun si daddy. Seryoso siya. Ang pogi mukha. So, yun, nakaka-proud kasi pareha sila na with honors. Tapos, nakakatuwa din kasi every year. Ganun sila. Lalo na sa Erich, guys. Sobrang nakaka-proud siya. Kasi hindi talaga siya taon-taon. Hindi siya kasama sa top. And then, hindi siya with honors. At hindi kami umaakit sa stage. Kaya, sobrang nakaka-proud talaga. Alam niyo yung tinatago ko lang pero sobrang saya ko talaga guys. Sobra. Alam niyo yun. Yung parang naisip ko na ano na hindi kami nagkulang. Nakakatuwa. Hi daddy, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Umiti ka lang eh. Ano masasabi mo? Pumunta na kami doon. Nagtok pa kasi. Yun guys, pagpasensyaan nyo na kasi parang wala pa siya sa ulirat, no? Kasi ang aga namin nagising guys para mag-prefer, maligo, ganun kumain. Kaya, ayun si daddy parang wala pa siya. Hindi, may tsura niya. Pogi niyang asawa ko na yan. Hi Ate Erich, congratulations! Hi Ate Princess, congrats! Love you both! Love you too! So ayun guys, on the way na tayo papunta dun sa school. So mamaya try ko mag-vlog, hindi ko sure kung makakapag-vlog ako kasi ang daming tao, nahihiya ako. Tsaka ako kasi yung mag-aano kay Gyro guys, kasi si daddy, hindi kami magkasama kasi nandun siya sa mga kasama ng anak. Doon siya kasi siya yung aakyat sa stage. So ako baka sa gilid lang kami ni Gyro. Ayun guys. Babay na lang. Mamaya na lang po ulit. Bye. Mahirap kumuha ng assignment nila. Huh? Assignment? Ano assignment? Actually, pinipilit nila na hindi maging owner. Kaya lang, wala eh. Binababaan na nga nila yung score nila. Kaya lang talagang pasok sila sa with owner. Bro. Sinusubukan na lang magpamali na. Bawa. Ano ba yan, T? 1 to 10. Nagpapamali sa rin ng isa. Siya, 9 lang, ganun. Pero talaga, ano pa rin eh. Hindi, joke ko lang. Siyempre, kailangan importante mag-aral mabuti. Tsaka disiplina, di ba? Oo. Pagka may assignment, kailangan mo nang gawin yung assignment bago maglaro. Yes, that's correct. Tsaka guys, sobrang... Isa pa pala, sobrang... pinaka-thankful kaming tatlo, si Princess, si Erich, ako, kay Daddy, kasi sobrang laki nung, alam niyo yun, laki daw ng chan, hindi chan, sobrang laki ng, alam niyo yun, naiambag niya sa
nangyari kila... Ambagan mo to eh. Ah! Ambag to eh. Kila ate, hindi dahil sa money guys, hindi dahil dun. Yung alam niyo yung feeling na kahit na pagod na siya sa work or meron siyang mga meeting or meron siyang project na ginagawa guys. Pag sinabi ng anak namin na ano, na daddy, yung pagpaserox ako, ganun. Alam niyo yun, sobrang supportive ng daddy nila. Kasi talagang magmula, simula, talagang daddy nila hindi sila pinapabayaan pagdating sa mga ganung bagay. Diba? Nakakatuwa kasi kahit nasa work na siya, yung mga anak namin, sinusuportahan at tinutulungan niya. Kaya sobrang laki talaga nung help ni daddy kaya with honors yung mga anak namin. Tapos, super thank you din namin kasi, ayun nga, napakabait niyang tatay. Gising na si Jairo. Ay, gising na siya. Ayun guys, gising na yung baby namin kaya mamaya na lang ako magkikwento at malapit na rin naman kami doon. Yun guys, see you later. Bye! So yun guys, andito na kami ngayon sa school nila ate. So nag-aanday na lang kami kasi medyo hindi pa ganun karami yung tao. Ayun guys, wala siyang ginawa kundi maglakad. Lakad siya ng lakad. Antok na siya guys, antok. Thank you.
nanalo siya sa buko. Pero dyan sa sayaw din. Thank you.
kami sinuot sa amin, nakakatuwa. Dalawa kayo, hindi kasi graduation pa rin. Oo. Dalawa to, di ba? Magkabilaan lang. Ito kasi, sana na po yung manlalaro ng taon. Lalo, ang mga awit. Ang mga awit pala. So, yun guys. Sobrang saya at sobrang proud. Kasi, ayun, ang daming nakuha ni ating certificate. So guys, yun yung mga nakuhang certificate ni ate. Basahin mo na. Ito po sa LHT Esquire. Tapos ito. Nakasama na. Sa mga awit ng taon. Tapos ito naman. Division Night Lights Choral Competition. Tapos ito naman. LHT's Dance Troupe. Ito naman po. Talhan 2018. Yun po. And I? Thank you! So yun guys, yung mga nakuha niya. Sobrang proud guys kasi niya, wala lang, nakakatuwa talaga. Pati kay Ate Erich, sobrang proud namin. Si Ate Princess guys, sobrang talented. Kumanta siya kanina. Ayun guys, so pupunta muna kami ng SM para mag-lunch kasi 11 na. So ayun, gutom na rin kami guys. Kanina init na, oh, narinig lang yung lunch. Kanina init na kami guys doon. So ayun. Gutom na rin guys kasi ang aga pa namin ng breakfast kanina. So ayun guys. Sige, ano muna. Hi guys! So, pauwi na kami ngayon guys. Ayun, kumain na kami ng lunch dun sa SM. Tapos, nagmamadali na rin kasi ako umuwi guys kasi biglang sumakit yung tiyan namin ni ate. Siguro, ano, sa pagod tapos nabigla rin sa pagkain. Tapos alam niyo yun guys, sobrang, wala lang, bad news kasi na-aksidente pa si daddy dun sa, yung sasakyan namin. Kasi nung nandun kami, pauwi na kami, andun kami sa labas, naantay namin siya para kunin yung kotse. Kasi nakapark para hindi kami mainitan papunta dun sa kotse. Kasi medyo malayo-layo yung park namin dun sa, ano, sa papasok sa SM. So, nung kinawa ni daddy, nagtataka ako bakit ang tagal. Yung pala guys, nabangga si daddy. Tapos yung harap ni Pogs, yung harap ng sasakyan namin na ano, yung upi yung plate number. Tapos may nabangga siya guys na tatlong Amerikanong negro. Ayun. So, ay hindi pala yung Amerikano yung nabangga. Ano ba yan? Nabangga niya yung kotse ng tatlong Amerikanong negro. Yun yung nabangga niya. Tapos parang nakalas yung ano, sasakyan niya sa gilid. Ayun. So, wala lang. Alam niyo yung feeling nag-celebrate lang kami. Pero ganun pa yung nangyari, nakakalungkot. Tapos, okay lang din naman guys, na ganun lang, kasi, syempre, buti walang nangyari kay daddy na, as in, nabangga siya, o kaya, alam niyo yun, yung impact na aksidente talaga, sobrang. Pero syempre guys, nakakalungkot kasi, alam niyo yun, si daddy guys yung nagbayad, kasi, ano niya na, ano ba yung daddy? Ikaw yung may kasalanan. Tapos yun guys, nagsorry siya doon. Buti na lang nga daw, mabait yung mga negro. Ayun, kasi sa iba, di ba? Buti yung tatlong negro mabait. So yun guys, pauwi na kami sa bahay.